Magandang gabi po, Colonel. Akala namin mamaya madaling araw pa kayo darating eh. Napabilis biyahe namin. O paano kung makakita ka sa ngayon, Dizay, ha? Panigurado ko may mga kasama ng pulis yung may-ari ng bahay na to. Kasi opisyal yon. Sumuko ka na bago ka pa mamatay. Kapagluto na ba kayo? Siyempre, Gid Ma'am. At siyempre, yung iyong paborito, Laswa. Pasok na po. Hindi ako mamamatay. Dahil sisiguraduhin ko na ikaw uunahin ko. Kapag nag-inay ka. Mga traitor! Mga hayop! Mayroon kang pwedeng gawin na dalawang bagay, Lily. Una, pwede kang lumaban. Pero sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Pangalawa, gawin mo na lang yung parte mo, Lily. Umarte ka bilang isang ulirang may bahay ng presidente o isang supportive na first lady. Kung ako sa'yo, Lily, yung pangalawa ang pipiliin ko. Para hindi na ako mahirapan. Tutal, wala ka naman magagawa. Nakapag-usap na kami ng first lady at nagdesisyon na kami. Natitigil na muna siya sa pagiging aktibo bilang first lady. Goodbye, Lily. Malapit na magkaroon ng bagong first lady ang bansa. Akala ng marami, puro lang ako pagpapaganda. Lagi lang akong binabastos noon. Hindi sineseryoso. Ngayon, makukuha ko na ang respetong karapat dapat sa akin. Ano ba hinihintay mo, Lily? Malis ka na rito. Opisina ko to. Hindi ikaw ang presidente. Kung hindi ako yung presidente, sino yung kausap ng press kanina? Ano ba ang tawag nila sa akin? Hanggat ako ang humaharap sa madla, ako pa rin ang presidente. Kumusta nga pala ang production natin, Jacob? All is well, Tito Ren. Handa na ang produkto natin para sa transaksyon. Ang kulang na lang ay ang mga dayuhan. Good. Ako na ang bahalang kumausap kay Lito. Para walang maisumbat sa atin ang mga kausap natin. Tito Ren, our product will speak for itself. Kapag natikman nila kung ano kaya natin gawin, siguradong babalik-balikan nila tayo. Wala akong duda sa produkto natin, Jacob. Ang iniisip ko ay ang mga kausap natin. Tito Ren, what do you mean? Ihanda mo ang mga tauhan natin, Jacob. 10 billion is 10 billion. Hindi pwedeng makalabas ang produkto natin sa Pilipinas. Babalik na rin natin ang mga kausap nating puti. I love the way you think, Tito Ren. Alam mo kung minsan gusto ko pumasok dyan sa utak mo, maglakad-lakad para malaman na kung paano ko mag-isip. Paano si Lito Balmoria? Hayaan na lang muna natin na magawa niya ang kanyang trabaho. At saka tayo kay Kilos. Paano kung maipit si Lito Balmoria sa gitna? Wala akong pakialam kung maipit siya. Kung mamatay man si Balmoria sa gagawin natin. Ang importante matapos ang transaksyon na ito. Malaking tao naman si Balmoria. Sigurado akong marami siyang masasalong bala para sa atin. Kayo ang humahalakhak ngayon, Renato. Pero hindi ko napatatagalin ang pagsasaya ninyo. Magugulat na lang kayo. Dahil isang araw, isasabay ko kayong lahat sa iba pang haharang sa mga plano ko. Ipapatapong ko kayo sa impyerno. Ako na nga ang maghahari sa bansa. Ngayon, ako pa ang maghahari sa drug trade sa buong Southeast Asia. Napakagandang kombinasyon. Wala nang makakapigil pa sa akin sa pagbuo ng sarili kong imperyo. Talagang mga walang hiya, nagmamatigas. Wala silang balak na umalis sa bahay na ito. Para silang mga pesting ayaw umalis. Anong gagawin natin? Tayo may-ari ng bahay at lupa na to. Karapatan natin kung sino gusto natin tumuloy at manirahan dito.
at dapat tayong masusunod. Kung hindi pa tayo aalis dito, araw-araw tayo makakarinig ng talakay Aling Virgie. Nakakarinig na. Napakahirap ng sitwasyon na kinalalagyan natin. Nakakapanliit. Wala tayong magagawa. Sa ngayon, kailangan natin silang tiisin. Pasensya na kayo kay Kuya Teddy tsaka kay Ate Virgie kanina. Ako lang talaga masusunod. Kahit habang buhay kayong tumira rito, okay lang eh. Kaso, hindi sa akin tong bahay na to, sa kanila. Wala ho kayong dapat ihingi ng dispensa, Mang Ramon. Alam nyo, sa puntong ito, isa lang talaga ang dapat nyong gawin. Ang makiusap kay Kuya Teddy tsaka kay Ate Virgie. Yun lang. Sir, may mga tao na kapasok! Ano yun? Bayaran mo lahat ng kasalanan mo, Delisay. Kayo. Kayo ang magbabayad ng mga kasalanan niyo. Tinulungan niya po kami. Kanina to? Sino may-ari nito? Hindi namin alam. Bawal kami makialam dyan.
Malamang involved sa guards ang amo niya. Dito lang kayo, ah. Magtago kayo sa loob ng banyo. Demonyo ka talaga! Hindi mo ako mapapaalis dito. Babawiin ko lahat ng inagaw mo sa akin. Inagaw? Lili, ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon para maranasan mo ang lahat ng ito. Kapalit ng pagbasura mo sa kaso ko. Pero yung katusuhan mo ang nagpahamak sa iyo. Kaya kahit kailan hindi na ako papayag na mawala pa sa akin ang kapangyarihan na ito. At hindi rin ako papayag na magkaroon ka ng kahit na anong katiting na kapangyarihan hanggang sa huling hininga mo. Marami pa akong bala laban sa'yo, Renato. Hindi ako natatakot, Lily. Dahil ngayon naman, salita na lang ang kaya mong gawin. Hawak ko na sa leeg si Mariano. At sunod-sunuran siya sa akin. Paano mo pang mababawi sa akin si Mariano? Kapag nabawi ko ang lahat ng kinuha mo sa akin, magiging pulubi ka ulit! Kailanman ay hindi ako naging pulubi, Lily. Wala ako natatandaan na namalimos ako. Iniligtas ko ang sarili ko sa gutom at kapahamakan dahil mahusay akong damiskarte. At isa pa, hindi mangyayari yan dahil maganda ang takbo ng negosyo ko. Negosyo natin! Kahati ako doon! Noon yun, ngayon hindi na. Tapos ka na, Lily. Okay? Cardo Dalisay! Ibaba mo yung baril mo! Inaaresto kita! Kung talagang buwang loob mo, iputok mo!
Hindi ako nagdadalawang isip na iputok sa'yo to! Kahit anong mangyari, hindi ako sa'yo susuko. Kaya kung talaga matapang ka, ituloy mo na yan. Marawan niyo na! Huwag na kayong magpatayan!